Praise God po. So lahat po ng mga nakinig sa aking prayer, alam ko nag-pray din po kayo. Kayo po ay magpasalamat na. Ang tawag po dyan ay faith. Pananalig na may ginawa na si Lord. Kung may bukol kayo, huwag nyo nang kapain yan. Si Lord na po bahala dyan. Yan po ay paniniwala sa Diyos, paniniwala sa mga hindi nakikita. Magamat hindi mo pa nakikita, basta thank God, you have to thank the Lord. Exercise your faith in the Lord. Meron na po tayong 429 shares. Marami na po ito. Napakaganda po. 191 ang kasama natin na active viewers. Okay po, kagabi po ay magkaroon muna tayo ng counting review. Ano po, kagabi ay tinalakay ko po sa inyong harapan sa ating mga kapatid online ang napakagandang topic. Pinamagatan ko po na overtaking your misfortunes and miseries. So kagabi po ay pinag-aralan po natin si Hannah na isa pong baog, barren woman. At the same time siya po ay binubuli ng isa pang asawa ng kanyang asawa na si Penina. Okay po, yan po ang kanyang misfortunes. Hindi niya po plano na maging baog siya. Kaya misfortune niya po. At miserable po siya dahil lagi siyang binubuli ng kanyang rival dahil hindi nga siya nagkakaroon ng anak. Dahil alam niyo naman noon, kapag hindi ka nagkaroon ng anak, yan po ay itinuturing nila na isang sumpa. Yan po ang context noon. Pero na-realize natin kagabi, mga kapatid, sa passage na pinag-aralan natin na nagbigay sa atin ng pag-asa, na ito palang mga misfortunes na ito, ay pwede mong malampasan. Okay po, sinasabi ng tao na bagsak ka na, wala ka na. Pero pagbalik natin sa Bible na nagbibigay ng buhay na pag-asa, may pag-asa pala. At nakita natin yan kay Hannah dahil sa kanyang pananampalataya kay Lord. So guys, napakaganda po ng pinag-aralan natin. So ngayong gabi ay ipagpapatuloy po nating buklatin o i-expound ang mga panloob na mga kagalingan, kagandahan ni Ana o ni Hannah. Yan po. So ngayong gabi, itutuloy po natin. Ang ating pong text ay nasa 1 Samuel 1:21 to 28. Basahin ko po. Anyway, maigsi lang ito. Pagtiyagaan niyo po ito, ilang verses lang naman. When her husband Elkanah went up with all his family to offer the annual sacrifice to the Lord and to fulfill his vow, Hannah did not go. And she said to her husband, after the boy is weaned, I will take him and present him before the Lord and he will live there always. Remember, kagabi, sa verse 20, ay makikita po natin na si Hannah po ay nag-conceive na ng bata sa verse 20, nagdalang tao na siya ng isang bata, at ipinanganak na nga niya at binigyan niya pa ito ng pangalan na Samuel. Yun po yung verse 20. Pagdating sa 21, ay niyaya po siya ng kanyang asawa na babalik na naman dun sa house of the Lord dahil yun ang kanilang annual sacrifice. Pero makikita natin dito na si Hannah ay hindi na po sumama. Verse 24, after he was weaned, nang kanyang mai-wind na po yung bata. Ibig sabihin ng wind, inawat na. Okay, inawat na sa kanyang breastfeeding. Okay, yung bata. Ang sabi dito, she took the boy with her, young as he was, along with a three-year-old bull, an ephah of flour, and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord at Shiloh. Yun pong Shiloh, yan po ay isang lugar po. Yan po ay tinatawag nating parang dyan po nakalagay yung House of the Lord. Yan po ay sa bandang ibaba ng Ephraim. So ang sabi po dito, when the bull had been sacrificed, tapos na po yung seremonya, they brought the boy to Eli and she said to him, pardon me, my lord. As surely as I live,
as surely as you live, I am the woman who stood here beside you praying to the Lord. Natatandaan mo ako, sabi niya. Ako yung nag-pray sa tabi mo. I prayed for this child and the Lord has granted me what I asked of him. So now I give him to the Lord. For his whole life, he will be given over to the Lord and he worshiped the Lord there. Okay po, tinutukoy po doon ay si Samuel na sumamba na po si Samuel doon. So mga kapatiran, maganda po ang pag-aaralan natin tonight. Okay? Napakaganda po nito. Kainin po natin itong mga katotohanan dito, mga spiritual gems na ating makikita sa pinakahuling passage ng chapter 1. Okay po. Alam nyo po mga kapatid, bago natin pag-aralan yan, ito lang po yung gusto ko munang sabihin sa bawat isa. Alam nyo po itong batang ito na si Samuel, ito po ay magiging napakadakila sa ating mga pananaw o pag sa magiging framework natin o mindset natin in the near sa mga susunod in a couple of days lang. Okay po. Bakit po? Makikita natin sa mga pag-aaral natin in the future, sa mga darating na couple of days and weeks, na ito pong si Samuel, lalangisan niya po ang mga hari na kagaya ni Saul at ni David. Okay, para ma-gets niyo po yan, dahil hindi naman uso sa ating bansa yung hari, sabihin na lang nating presidente. So parang si Samuel, siya po yung mag-a-anoint kay presidente. Example, Presidente Duterte. Siya ang magbibigay ng anointing. Paglalangis. So napakataas po ni Samuel. Kumbaga sa ating bansa, parang Supreme Court ito. Siya yung magbibigay ng parang anointing. Yan po. Yung pinaka-head ng Supreme Court. So mga kapatid, ang punto ko lang ay ganire, mga kapatid. Si Samuel po ay napakatinding tao, mag-a-anoint ng mga presidente, talagang ma-overwhelm kayo. Pero bear in mind, kapatid, na ang nanay ni Samuel ay isang dakilang babae. At ang pangalan niya po ay Hannah. So bago tayo pumunta sa kadakilaan ng anak, ito po yung punto ko, pumunta muna tayo sa kadakilaan ng ina. Yun po ang gusto kong mag-gets nyo ngayong gabi. Bago natin pag-aralan yung overwhelming exploits ni Samuel, tingnan muna natin yung mama ni Samuel. Yung kanyang faith, yung kanyang leadership. Hahanga muna tayo kay Hannah bago dun sa anak. Ang tema ko ngayong gabi, pinamagatan ko po na conquering ourselves is a must. Before and after God's blessings. Settle issues within. So mga kapatid, napakatindi po ng ating pag-aaralan. Alam nyo po si Hannah, masasabi ko lang sa inyo, talagang na-conquer niya ang kanyang sarili. Na-master niya ang kanyang sarili. In fact, before the blessings of God came to her, natatandaan nyo po bago dumating si Hannah? Si Samuel, bago dumating si Samuel, anong kanyang buhay? All throughout ng kanyang buhay mag-asawa, siya po ay baog. So maraming pintas, maraming parinig, maraming panggagalit, maraming provocation, maraming intimidation na naririnig siya sa tao at maging sa isa pang asawa ng kanyang asawa na si Penina. Pero makikita nyo, mga kapatid, cool lang siya. Hindi siya nagkamali, hindi siya nagkasala. Umiiyak lang siya. Cry baby lang siya. Kaya nga napansin ko, mga kapatid, Hannah conquered or mastered herself. At yun ang kailangan nating pag-aralan natin ngayong gabi. Kaya mga kapatid, napakaganda po na mapag-aralan natin to. Alam nyo, ang sabi ng isang lalaki, it is not the mountain we conquer, it is ourselves, sabi po ni Plato. So mga kapatid, kapag kayo po'y pumapanik sa mga matatayog na bundok, kung kayo po ay hiker, pag kayo po ay nandun na sa pinakatuktok,
Kasi hindi mo sasabihin, you conquered the mountain. Ang sabi po doon ay you conquered yourself. Kasi yung sarili mo talaga, yun ang kalaban mo, yung takot, yung pangamba. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ibang putahe na naman ang ituturo sa atin ng Diyos, ng Holy Spirit. Kaya praise God, ha, nandyan ka, hindi ka absent, at maririnig nyo itong napakatinding exposition na ito mula sa Bible, mga kapatid. Pero mga kapatid, ang pag-aaralan natin, hindi po yung before the blessing ni Hannah. Ang pag-aaralan natin, yung after the blessing. Kasi kuminsan, doon tayo napapraning, doon tayo nawawala. Kapag dumating na yung blessing, natataranta na tayo. Pag meron ng anak, ayun na, natataranta na. Halimbawa, matagal kang barren, matagal kang baog, o kaya matagal kang walang trabaho. O kaya matagal kang walang pera. Nung dumating ang pera, ayun, nataranta. Nawala na sa church. Nawala na sa Panginoon. Etong si Hannah, mga kapatid, grabe ang kanyang stability. Kaya nga ang topic natin, ang ganda eh. Conquering ourselves is a must. Why? Before and after God's blessings, kasi ang labanan. Kung hindi kanya natalo, before the blessing, baka matalo ka ng diablo after the blessing. Kaya nga, sabi nga, nung naghihirap, nasa church. Nung may blessing na, nawala na. Kaya nakakatakot po yan. Slippery po ang mga pagpapala. Kaya ngayong gabi, ang pag-uusapan natin ay we have to conquer ourselves. Okay. Ang question natin ngayong gabi is how did Hannah show that she is a conquered self even after God's blessing came on her? Paano niya ipinakita na siya ay talagang ng kanyang sarili ay conquered niya? Talagang mastered na niya. Matibay na siya, stable na siya. Naipakita niya ang kanyang stability before the blessing. Pero, naipakita ba ni Hannah ang kanyang stability, ang kanyang conquered self nang dumating na ang pagpapala? My answer is, yes. Tingnan niyo po. Una, he stayed home for a strong and godly purpose. Mga kapatid, anong kung babasahin niyo yung 21 to 23, sabi niyan, basahin ko yung 21 ha, when her husband Elkanah went up with all his family to offer the annual sacrifice to the Lord and to fulfill his vow, Hannah did not go. She said to her husband, after the boy is weaned, I will take him and present him before the Lord and he will live there always. Yun po. Niyayaya siya ni Elkanah na pumunta sa house of the Lord. Pero makikita natin, ang sabi ng Bible, Hannah did not go. Eh alam nyo, mga kapatid, hindi po normal yun nung panahon na yun na isasama siya ng husband niya, pero nanaig si Hannah. The Bible said, Hannah did not go. At ang sabi ni Hannah sa kanyang asawa, after the boy is weaned, I will take him and present him before the Lord and he will live there always. Ang tapang, ano? Ng kanyang paninindigan. So makikita natin mga kapatid na si Hannah, kahit dumating na yung pagpapala, aba, grabe. Siya po ay nanatiling matibay at naging matatag. Maliwanag ang kanyang isip. Sabi niya, I have to stay home. Parang COVID, ano? Sabi niya, I have to stay home for a godly purpose. At ang sabi niya, after the wind, after the boy is weaned, yung wind, mga kapatid, yung awat sa pagpapadede. Eh, inaral ko yung aspect na yon, 2 to 3 years pala yon sa kanila. Sa kultura nila, 2 to 3 years. So mga kapatid, itong si Hannah, hindi sabi, yehey, nasa akin ang bata for 2 to 3 years. Eh, yun ang kultura talaga. At siguro mga kapatid, yun ang panahon na talagang pinalakas niya ang bata, breastfeeding, minahal niya,
inalagaan niya, niyakap niya, katabi niya gabi-gabi, pero maliwanag ang kanyang purpose. Sabi niya, after the boy is weaned, number one, I will take him. Number two, I will present him before the Lord. Number three, and he will live there always. Yan po ang kanyang leadership. Babae po yan, ha? Talagang maliwanag. Hindi nagbago ang kanyang paninindigan. In fact, she was able to present to her husband yung kanyang tatlong gagawin. I will take him. I will present him before the Lord. And he will live there always. Hindi nagbago ang kanyang conviction. Guys, napakatindi po nito. Eh, kung ito'y iba-iba lang, at basag ang sarili, basag ang paninindigan, basag ang conviction, eh baka sabihin niya, wag na lang. Eh, matagal siyang balo, matagal siyang barren, o baog, matagal siyang baog. Pero mga kapatid, kita po natin, after the Lord gave him the blessing, hindi nagbago ang kanyang tayo. Sabi niya, I will take him, I will present him to the Lord, and he will live there always bilang isang Nazarite at isang propeta. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng 23, do what seems best to you. Sabi ng kanyang asawang si Elkanah. Mga kapatid, grabe ah. Nakita ko dito mga kapatid, despite her husband's prodding, she stayed. Dahil maliwanag ang kanyang gagawin. And number two, meron siyang independent mind. Gusto ng asawa niya na dalhin siya. Pero independent ang kanyang isip. Sabi niya, I will stay home. After the boy is weaned, sabi niya, I will take him there. I will present him there. And he will live there always. Makikita niyo ang buo ang kanyang tayo. At makikita nyo rin, her husband believed her judgment. Ang sabi ng 23, do what seems best. Do what seems best to you. Her husband, Elkanah, told her. So pinayagan siya nung lalaki. So makikita po natin mga kapatid, ang sa unang puntos pa lang natin, talagang hindi natunaw, hindi nabasag ang kanyang pula. Hindi nabasag ang kanyang tayo. Talagang masasabi natin, meron siyang conquered self. Na pangalawa, mga kapatid. She went to the house of the Lord at Shiloh to formally offer Samuel to the Lord. Verses 24 to 28. Nabasa na po natin to kanina. So mga kapatiran, hindi niya lang sinabi sa kanyang asawa na I will stay home at dadaling ko doon si Samuel. Hindi pala yun sali-salita lang. Sa 24 hanggang 28, makikita niyo po, talagang dinala ni Hana si Samuel doon sa templo. Pero mga kapatid, meron akong apat na napansin dito. Number one, notice her hardship while traveling. Bakit? Ano ang dala-dala nila? Ayun po, bull. May dala po silang flour. May dala silang wine. Ayan po. Yung kanyang paghihirap na yon ay talagang dinaanan niya. Alam niyo mga kapatid, dito sa verses 24 to 28, hindi binabanggit dito sa Elkanah. Wala kayong makikita dyan. Mga kapatid, ang sabi dyan after he was weaned, she took the boy with her? Diba, mga kapatid? Kaya nga nung una, inisip ko na wala dito si Elkanah eh. Pero pag binasa mo sa chapter 2, after ng Hannah's prayer, pagdating sa verse 11 ng chapter 2, then Elkanah went home to Ramah, kasama din. Pero mga kapatid, sa 24 to 28, hindi siya binabanggit. Mukhang ang aking tingin dito, siya yung naging main na tao dito. Siya yung nagpapatakbo nung ruta, nung journey. Dala-dala niya yung 3-year-old boy, dala-dala niya yung bata, dala-dala niya yung harina, dala-dala niya yung wine, at dinala niya sa bahay ng Panginoon ang lahat ng ito. Yun ang nakikita ko dito.
Naging passive dito si Elkanah. Parang siguro sinamahan niya lang itong si Hannah na kanyang asawa. Dahil marubdob ang kanyang conviction. Look at that, mga kapatid. So na-notice ko ang hardship ng kanyang paglalakbay. Na-notice ko rin yung kanyang mga bit. Siyempre, awak-hawak niya rin ang kanyang anak. And notice how she recognized the man of God, si Eli, na bilang pare. Sabi niya, remember me, Lord. Sabi niya pa nga, pardon me, Lord. Grabe yung kanyang respeto sa man of God. Tinawag niyang Lord. Of course, iba yung capital L. Ito naman ay small L lang. Pero makikita natin ang kanyang pagkatao. Alam niyo ba na ang pagkatao ng tao ay makikita niyo kung paano siyang nagbibigay ng respeto? Napakahalaga po niyang respect, mga kapatid. At ang sabi pa rito, notice your concept of God's blessing. Mga kapatid, baka may maituturo ako sa inyo dito. Kapag kayo pala ay pinagpala, yan pala ibinabalik kay Lord. Tingnan niyo po ang sabi dito. Ang sabi to, I prayed for this child and the Lord has granted me what I ask of him. So now I give him to the Lord. Ganun pala yung pagpapala. Kapag pinagpala ka ni Lord, hindi pala yan para sa'yo. Hindi lang yan para sa'yo. Yan ay para din sa kanya. May mga tao kasi na hindi nila alam ang aspect nito, itong paradigm na ito. Akala na pag sila binigyan ng blessing, ay masaya na ako, okay na ako, para ito sa akin. Akin to, akin lang ito. Ay, mali. Hindi mo na gets ang Panginoon. Ang sabi ni Hannah, I prayed for this child. That's number one. Number two, and the Lord has granted me what I ask of him. Number two. Number three, so now I give him to the Lord. So ganun pala yun. Pag may ibinigay si Lord sa atin, ibabalik mo rin sa kanya. Binigyan ka ng buhay, ibibigay mo sa kanya. Binigyan ka ng lakas, ibabalik mo sa kanya. Binigyan ka ng trabaho, ibabalik mo lang yan. Hindi yung pag may trabaho ka na, wala na si Lord. Mali po. Dapat nating ituwid ang ating kaisipan sa area na yan. Dapat hindi tayo mawawala sa hulog. Dapat conquered mo yung sarili mo sa area na yan. So, I'll give you my summary. In this particular passage, Hannah, the mother of Samuel, showed her inner beauty. Galing, ano? Her inward integrity before and after his blessing, her blessings from God. Ang galing. Nakita natin ang beauty niya sa loob, ang kanyang integridad sa loob, ang kanyang leadership sa loob niya. Before the blessing, tinitira siya ni Penina. Ah, okay lang siya. Sumasama pa rin siya sa Silo para mag-worship kasama ni Elkanah. Bagamat habang daan tinitira siya ni Penina, she maintained her cool. Pero ang tanong, kaya ba? Kaya niya ma-stable ba ang kanyang sarili pag may blessing na? Dumating na si Samuel, ang kanyang pinakahihintay. Sa matagal na kanyang pagkabaog, dumating na. Pero alam niyo mga kapatid, binigay niya rin kay Lord. Hindi na mahalaga talaga kay Hannah ang kanyang sarili. Ang mahalaga, yung binigay siya ni Lord, sinagot ni Lord ang kanyang prayer, at binigay niya ng dignidad ang kanyang panata. Ibinalik niya kay Lord. Bagamat ako naniniwala, masakit kay Hannah ang kanyang ginawa. Kasi matagal na balo, kumbaga matagal kang may sakit, tapos bigla kang gumaling. Tapos ngayon, magfo-full time ka sa Panginoon, dapat, di ba, naglilima yun sa lahat ng lugar kasi pinagaling ka ni Lord. Pero iba ginawa mo. Same thing with Hannah. Si Hannah, matagal na siya po'y baog. At nang dumating na ang blessing, after 2 years, binigay niya rin kay Lord. Nagkaroon lang siya ng kagalakan na maibigay niya sa Panginoon. Napakaganda po nito, mga kapatid. So in her life, we will learn that we must be stable spiritually and that our spirituality and integrity are always intact before, during, and after God's blessings. Wow! Ganda-ganda po nun. Dapat intact, buo, yung ating stability, integrity, yung ating conviction, yung ating pangako. Wala pa yung pagpapala, andyan na yung pangako natin. Dumating ang pagpapala, stable ang ating pangako kay Lord. Pag pangako, pangako. Pag vow, vow. Sabi ng Bible, huwag ka na mag-vow.
kung hindi mo rin yan gagawin, mga kapatid. Ang sabi po ni Plato, meron naman akong nabasa sa kanya, na may matututunan tayo, the first and the greatest victory is to conquer yourself. Yan daw po yung pinaka-greatest victory, yung ma-conquer mo yung iyong sarili. To be conquered by yourself naman is of all things shameful and vile. So mga kapatid, dalawa lang pala yan, ha? I-conquer mo yung sarili mo o yung sarili mo i-conquer ka. Yun po, mabigat po yun. Kapag kinonquer ka ng iyong sarili, yung halimbawa, naging masama ka, na-conquer ka ng self, alam nyo naman, napakasama ng inner self natin. Ngayong gabi, magbibigay ako ng ilang recommendations, mga kapatid. Number one, in our time and context, ito po ha, conquer first your soul. Come to Jesus. Wow! Ang ganda! Sa panahong ito, ha, wala na po tayo sa panahon ni Hana. Tapos na po yun, matagal na po yun. Ngayon po, magre-reflect na tayo sa matandang kwento na yan ng 1 Samuel. Sa panahong ito na modern time, ML time, computer age, ano ang dapat natin gawin? Well, mga kapatid, bago mo ma-conquer ang iyong sarili, you have to conquer first your soul and come to the Lord Jesus Christ. Because to conquer yourself, mga kapatid, is very much impossible. Anong ilalaban mo sa self? Sa iyong depravity? Anong magagawa mo sa kasalanang naka-embed sa iyo? The only solution is the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, anong sabi ng 6:23? Ayon sa Romans 6:23, I'll give you our greatest problem of all. For the wages of sin is death. Ayan po. Diyan lang. Malulula na po tayo. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. Isa-isahin natin. Bayad. May bayad pala ang kasalanan. Eh, ang problema, kapapanganak pa lang natin, meron na tayong minanang sinful nature. Kaya yung bata, papalaki, nagkakasala, gumagawa ng kasalanan. Pagdating sa age of accountability, let's say age of 12, 13, nako, malalim na ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan yan ay hindi yung kamatayan iniisip nyo. Ang kamatayan yan ay eternal separation from God. Yan ang ibig sabihin ng death. Separation from God. Alimbawa, namatay ako, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng kamatayan, na humihiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan na to. Yan po ibig sabihin ng death. Humiwalay na. Pero buhay pa rin ako. I can see my body. Because the meaning of death is not cessation of life. Hindi po yung, kasi sa marami ang patay, wala na. Hindi po. Ang patay ay buhay. In a sense, we are immortal. Humihiwali lang tayo sa ating katawan para pumunta tayo sa pangalawang pupuntahan natin. Ngayon, if you believe that, praise God. But if you believe that, you need to make a decision. You need a savior because you are a born sinner. You need the Lord Jesus Christ. Siya lang talaga, wala nang iba pa. Siya ang namatay sa krus ng Kalbaryo, siya yung daan patungo sa Diyos, siya ang magbibigay sa iyo ng forgiveness and atonement dahil sa kanyang dugo, yun lang ang kaisa-isa mong baraha, kumbaga sa sugal. Pero hindi po ito sugal. Huwag niyong sugalin, huwag niyong idaan sa sugal ang inyong kaluluwa. You need to make a firm decision tonight, Jesus. Talaga, sabihin mo ang pangangailangan mo kay Lord. Pangalawa mga kapatid, focus within because the great damage is within. Ano ibig ko sabihin dito? Mag-focus tayo sa loob. Yun nga yung self. Yun nga eh mga kapatid, you need to conquer self. Because the damage is within. The damage is great within you. Yourself is already damaged. Alam niyo mga kapatid,
I tell you this, must be your priority. Your priority is not your education. Your priority is secondary lang yan. Your first priority is not money. Although, that's the normal priority of man. Money, 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 money. Pero mga kapatid, the first priority, if you are a true Christian, is to fix your great damage within. Kaya nga sabi ko dyan, settle issues within. You have to settle issues within. Settle issues within. Mga kapatid, why? I'll give you a verse that will shock you, mga kapatid. Look at this, 7:18 ng Romans. Ang sabi dyan, I know that good itself does not dwell in me. Tingnan nyo po yung sabi dyan. Wala daw mabuti na nakatira in me, inside of me. Yan ang sabi ni Pablo. Wala daw nakatirang mabuti. Tingnan nyo po mga kapatid. Ito yung sinasabi niya nung siya wala pang buhay na walang hanggan. Kaya nga matindi po yan mga kapatid. Nung ikay wala pa kay Kristo, talagang walang mabuting nakatira sa'yo. Praise God, because of Jesus Christ, ayan na po, meron ng mabuti. Ang problema dyan mga kapatid, nandun pa rin. Andyan ang new principle of life, andyan na si Jesus Christ. Pero mga kapatid, yung marami pa din dyan ang basag, yung ating values, yung ating framework, yung ating mga pananaw tungkol sa Diyos, yung ating mga basag na paniniwala tungkol sa Diyos. Marami pa mga kapatid. So guys, napaka-importante na maintindihan po natin to. I want to tell you mga kapatid, malaki pa po ang project natin. Because the project is within, this must be your priority. Sabi dyan, I know that good itself does not dwell in me. That is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Hanggang ngayon, struggle pa rin natin to. We want to pray, we cannot pray. We want to meditate the Bible, the Word of God. We cannot simply do it palagi. Palaging may struggle. In fact, kapag nakapag-pray ka, di nyo ba napansin? Ang laki-laki ng inyong victory. Ang saya-saya mo. Because prayer is not an easy job. Prayer is going to God, entertaining God, at you worshiping God, knowing Him, blessing the Lord through your thanksgiving and worship. Prayer is interceding for others. Mahirap po yan because ang hirap mo nga ipag-pray yung sarili mo, ipag-pray mo pa yung iba. Ang dami-dami mga kapatid na damage within us. Kaya nga ang punto ko mga kapatid, now that you are a Christian, focus within because the damage is great within. Kailangan nating isettle ang mga issues within. Sa loob, ang dami-daming basag. Yung ating pananampalataya, may mga duda. Yung ating virtues, yung ating perspective tungkol kay Lord. Maraming sa loob. Andun yung mga takot, andun yung mga pag-aalinlangan natin. Laging nandiyan lahat yan, mga kapatid. At alam nyo, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo nung una pa, naituro ko na, that the battle is internal. Ito po, related dito. At yun ang target ng Diablo sa atin. Basagin, wasakin, inside of us. Because the moment he conquered your internal self, your inner mind, your inner self, the body will simply follow. Kapag na-control niya yung isip mo, gagalaw na lang ang katawan ayon sa manipulasyon na kanyang gagawin sa isip mo. Kaya mga kapatid, mabigat po ang ating hinaharap. Kailangan talaga nag-aaral tayo ng salita gabi-gabi. Napaka-importante. The next one is this, whoever you are, train yourself. Training is a must. It is no respecter of gender. Ulitin ko po yan, ha. Kinakailangan natin ng training. At ang training natin ay hindi po pwedeng optional. Sabi ko dyan, kailangan. Ang training po ay talagang
walang kinikilalang gender. Hindi yan sinasabing pambabae lang o panlalaki lang. Alam nyo, si Hannah, grabe po ang tingin ko, naging training nito sa buhay niya. Kasi before the blessing, intact. After the blessing, intact. Lalong lumabas ang kanyang inner beauty, ang kanyang integrity, ang kanyang leadership nang siya pinagpala ng Diyos. Kasi nga po, may mga tao nga pong nawawala kapag pinagpapala na. Parang nagbabago dahil may mga pagpapala na. Kaya eventually, kinukuha din ng Diyos ang mga pagpapala. Kasi yung pagpapala parang nagiging sumpa. Dahil yung pa ang nagiging dahilan para malayo siya sa Diyos. Na samantalang, yun dapat ang lalong magbibigay sa kanya ng matinding paglilingkod. Ang sabi ko sa Philippians, ang sabi po ng 1 Timothy 4:8, physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. So pinag-uusapan dito yung physical training. Okay, physical training. Yan po'y connected sa aking recommendation number 2. Di ba sabi ko sa recommendation number 2, focus within. Ito pong binasa ko naman sa pangatlo kong recommendation na training, ito po'y training na internal pa rin. Kasi ang sabi dito, yung physical training, okay naman yan. Okay? Pero yung spiritual training, yung godliness na training, yun ay may pakinabang sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa lahat ng bagay, kundi may kasama pang pangako para sa panahon na ito at sa panahon na darating. Kaya nga mag-focus tayo sa training, pero yung training na mental, spiritual, virtues, mga katangian nating panloob para lagi tayong stable. Kagaya ni Hannah, wala ang blessing, stable. Dumating ang blessing, stable pa rin. Hindi yung nababasag. May mga kilala po ako nang may sakit. Papray ng papray, padasal ng padasal, simba ng simba. Nung gumaling na, ayun, wala na po sa church. Baka talagang yun lang ang gusto niya. Eh kaya yun, may sakit na naman siya. O ngayon, magpapapray na naman. Papagalingin kaya siya ng Panginoon ulit? Ewan ko lang. Logically, baka hindi na. Kasi yung sakit niya nagiging dahilan para lalo siyang lumapit kay Lord. Pag-isipan niyo po yung aspect na yan. The last but not the least, sympathize with others who are totally broken and wretched. Sa mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ay conquering ourselves. Ngayon naman, conquering others. Conquering others. Sympathize with others who are totally broken and wretched. Ang dami natin project, ano? Yun lamang makonquer natin ang ating sarili ay hindi na biro. E iko-conquer pa natin ang iba? Well, that's life. You don't live just for your own self. You have obligations in this world. We have obligations given to us by God. Hindi lang tayo worshiper and believer. We are also agents of God, agents of change. We are also disciples. We are also pastors. We are also evangelist. So malawak po itong pinag-uusapan natin ito. Although the topic is about conquering ourselves is a must, as we conquer ourselves, let us also conquer others. Bakit? Saan ang gagaling yan? Matthew 9:35. Sabi dyan, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and what? Healing every disease and sicknesses. Ayan, outreach po yan. At ang outreach ni Jesus Christ, matindi, mula sa langit, bumaba sa lupa. Ayan po. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So nang makita niya ang mga tao na walang-wala, hirap na hirap, wasak na wasak ang buhay, haras na haras, mga helpless, parang mga tupa na walang pastol. Ibig sabihin, nagtibulaag sa Bisaya. So mga kapatiran, sana po ay meron po tayong nakuha na namang magagandang lesson tonight.
Grabe po ito. Ang ganda-ganda nito. Conquering ourselves is a must. Before and after God's blessings, settle issues within. So kung may mga issues sa loob mo, nagda-doubt ka, may mga issues ka sa loob mo, example, babae ka ba o lalaki, may mga issues na ganyan. Ako ba'y maglilingkod sa Diyos? Ibibigay ko ba tong pera na to kay Lord o hindi? Tatanggapin ko ba siya o hindi? Isusuko ko ba kay Lord itong kasalanan ko na ito o hindi? Ano man ang mga issues natin within, you have to fix it. You have to settle it. Guys, I lay down the cards of Jesus Christ. Ito na, liwaliwanag oh. Yung aking mga recommendations, balikan nyo, matitindi po yun. In our time and context, conquer first your soul. Number two, focus within. Number three, whoever you are, train yourself. Number four, sympathize with others who are totally broken and wretched. So mga kapatid, hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Sana po'y pinagpala tayo ng Lord. Isang magandang gabi ng Webes, April 15, mga kapatid. At bukas po ay isang taon at isang buwan na po ang ating pong online ministry. Manalangin tayo, Heavenly Father, salamat sa habag at biyaya. Nakaraos na naman kami ng napakabanal na gawain, pagpapatibay ng kaluluwa ng mga tao, pangangaral ng ebanghelyo, at pagtataas ng pangalan ni Jesus Christ at pag-expound ng Holy Scriptures. Salamat, Panginoon. Patawad po kung may mga naging kamalian kami, kung mga ngayong gabi na-rebuke kami, patawad, magbabago kami. Salamat sa mga turo, reminders. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong katotohanan. Salamat po at kami ay expose sa inyong mga kaisipan. Salamat, Lord. Mga kapatiran, sumati ng Ama, Anak at Banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakailanman. In Jesus' name we pray, Amen and Amen. Salamat sa ating Panginoon. Napakarami nating shares ngayon. Hulaan nyo kung ilan, mga kapatid. 500? Higher. 550? Higher. 600? Higher. 629. Praise the Lord. Hallelujah. At nagkaroon tayo ng kasama na 251, ha? Parang anniversary na natin ito. Guys, grabe, online. Eh baka times 2 pa yan. Kasi ang isang cellphone, minsan dalawa ang nakikinig. Isang TV, isang pamilya ang nakikinig. Praise the Lord. Napakasarap. Amen. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Kung may mga bago po dyan, mag-enroll po kayo sa aming online Bible study. Online Evangelistic Bible Study. Sa linggo po ay anniversary po ng City Bible Church. Baka gusto nyo po makaambag, tawagan nyo lang po si Sister Lisa Aquino. At kayo po ay kanyang i-entertain. Okay, may mga kapatiran tayo na sobrang layo, hindi natin makakasama. Kahit nga malapit, hindi natin ma-invite. RSVP po tayo kasi po, MECQ tayo. Medyo limited, hanggang 30% na po ang ating tatanggapin. So kung talagang hindi kayo makakarating, pwede pa rin kayo maging bahagi ng ating pong gawain sa pamamagitan po ng pagtulong sa anumang tulong na pwede nyong ibigay para kay Lord. Yan po ay kitang-kita ng ating Panginoon. Amen po? So bahala na po kayo mag-decide. At ang Diyos po'y mabuti. Napakabuti ng Panginoon. So hanggang dito na po si Pastor Jim. Good night, mga kapatid. God bless. Tanggapin si Jesus. Bakit 2 tao na mamatay kada segundo? Good night, Maranata. Shalom.
if you're taking me, sure, we'll